Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "Be merciful, just as your Father is merciful. Stop judging, and you will not be judged. Stop condemning, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you." The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. Be merciful, just as your Father is merciful. Brothers and sisters, this word of Jesus really comes from the nature, as Pope Francis said, the nature of God. No? Because God is merciful. Sa Tagalog pa, mahabagin ang Diyos. No? And Jesus, no, in the Gospel, connected this nature of God, of merciful, to stop judging, no, or condemning. Sabi nga dun sa nakita ko sa Facebook, no, at the same time quoting, I think, one of the saints, no, if we judge others, we forgot to love them anymore. No? Kapag busy tayo sa paghuhusga sa ating kapwa, nakakalimutan na nating mahalin sila. Ayun. Sabi nga isang may isang trait, sabi dun sa isang joke, no? Do not judge others if you are not the judge. Kung hindi ka naman yung judge, ba't ka magja-judge? No? So mga tugang, why is it that we start judging others? And you know, judging others, no, first of all, is not all negative. No? Of course, we have reason. We have a soul. We have memories. No? Kailangan din nating ma-judge. Pero ano yung sinasabi ni Lord na stop judging? What does it mean to stop judging? No? Of course, lahat naman tayo, pwede tayong mag-judge. No? For example, no? Pag alam natin na mahina yung volume ng microphone, pwede natin i-judge, o ba't ang hina ng ano? Hina ng microphone. Sabihan natin yung sakristan, o sabihan natin, no? Sabihin natin na medyo mahina yung microphone. O di kaya, no? Na-judge natin na, no? O bakit ano? Bakit gusot-gusot yung damit ni sister o ni brother? No? Is it bad to judge that way? No. It's not. What Jesus is telling is that judging, no, that we destroy the dignity of such person, especially when we are not 100% sure of what that person is doing. Dito papasok yung mga Marites, ayan, yung mga Marites, Marisa, at alam nyo, meron na pala silang counterpart sa mga lalaki. Alam nyo kung sino ang pangalan? Si Tolits. Tolits, no? At saka si, sabi ko nga, si Pralits. Si Tolits at saka si Pralits. Yung Tolits, yung tol, anong latest?
Tolits. Si Fralits naman, ayun. Fra, anong latest? Mga, no? So, mag-asawa pala yan, si Marites at saka si Tolits, no? So kapag ka, no, isang tao ay Marites at Tolits, no, Fralits, no, na walang magawa sa buhay kundi magchismis, gumawa ng istorya, ayun, no, start na yung pagjudge sa iba. See? And judging or rash judgment, no, destroy that aspect of mercy that is in us. Pag nag-start na tayong manira, no, gumawa ng istorya, manira sa ibang tao, yun na, nawawala na yung habag, mercy sa ating buhay. No? And sabi nga dito, the measure with which you measure, in return, be measured out for you. Kaya mag-ingat po tayo, no? Kapag tayo nag-judge, nag-rush judgment, no? Minarites natin o tinolits natin yung isang kapwa natin, ka-friar natin, ka-brother natin, ka-sister natin, yun din ang gagamitin na measure ni God para sa atin. No? And we will be responsible to that. No? Kaya nga po, mga tugang, mga kapanalig, brothers and sisters, ingatan po natin na mapabilang tayo sa mga Marites at sa mga Tolits. No? Kasi, no, it puts us in the part of the evil one. No? At alam nyo, sabi ni Pope Francis, no, hindi ako nagsabi na, si Pope Francis nagsabi, that those who destroy other people by gossip, no, commits mortal sin. So kapag ikaw ay nanira sa iyong kapwa, no, sa pamagitan ng pagmamarites mo, pagtutolits mo, no, you commit mortal sin. No? Sabi ni Pope, no? Because you destroy the dignity of the person. No? Especially kung hindi ka naman 100% sigurado dun sa ginawa ng taong yun. No? At gusto mo lang siraan yung tao na kagalit mo o nakagawa sa iyo ng daimarahay ng hindi maganda. So, mga brothers and sisters, mag-ingat po tayo. And in order that we regain that mercy of God, no, para makuha uli natin, magawa uli natin yung habag ni Lord at ma-experience natin yung habag ni Lord, anong dapat nating gawin? Lalo na sa mga Marites at sa mga Tolits, Ralits, no? Anong dapat natin gawin? Magkumpisal. Magkumpisal po tayo. Mag-confess tayo. Humingi tayo ng tawad kay kagurangan, kay Lord. And then, we will experience the mercy of God and we will be able to be merciful towards our neighbors and we will stop, no, being a Marites or Tolits or Flagits, no? Kaya nga, brothers and sisters, this Lenten season, let us put more emphasis on prayer and in going to the sacrament, especially the sacrament of confession. Praise be Jesus and Mary. Ave Maria. If you like this video, subscribe and share. Ave Maria.